Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik at nakikinig sa inyong channel. Sana po ay patuloy lang kayo sa pagkukwento at lumago pa ang inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Rina, taga-Aklan. Itong kwento ay karanasan ng asawa ko na pangalanan na lang nating Jojo. Nangyari itong karanasan niya nung binata pa siya at nagtatrabaho sa isang poultry dito sa amin. Pagmamay-ari ng tiyuhin niya ang nasabing poultry at 12 anyos pa lang daw siya ay tumutulong na siya dito. Nang mag-edad 15 ay halos sa kanya na ipinagkatiwala ang pagbabantay at pag-aalaga sa mga manok. Pinagawa na nga rin daw siya ng kubo malapit doon. Pinagsabi niya ang pag-aalaga sa poultry at ang pag-aaral. Kaya naman daw siya na rin ang nagtustos sa mga gastusin niya. Nakahiligan na daw niya ang mga manok, kaya nga parang mga sariling alaga na ang turing niya sa mga to. Kinakausap at hinihimas-himas pa raw niya ang mga ito kapag nangingitlog na ng marami. Tuwang-tuwa daw siya kapag ganoon dahil tiyak malaki ang kikitain niya. Halos mag-aanim na buwan na daw siya noon nang maaranas siya ng kakaiba. Sanay naman daw siya sa amoy ng mga dumi ng manok, kaya nanibago siya nang makaamoy na masangsang na hindi raw niya maintindihan kung ano. Nagtaka pa raw siya dahil biglang nagsisiwalaan ang mga manok sa kulungan. Narinig din niyang naglipara ng mga nasa labas at parang natataranta pa. Kaya dali-dali siyang lumabas at nagpailaw ng flashlight. Halos nagsipagdapuan na nga sa mga puno ang mga nasa labas ng mga manok. Maraming balahibong nagkalat. Parang may hayop daw na bumulabog sa mga alaga niya. Kaya alalang-alala siya noon dahil madalas may maligaw din doong malalaking ahas o di kaya ligaw na baboy ramo. Medyo masukal na kasi ang likuran ng poultry. Gubat na ngayon kung tutuusin. Kaya kahit bakuran nila ay di maiwasang may nakakapasok pa ring hayop. Nang masiguro daw niya na wala namang naapasok ay bumalik na siya ng kubo. Pero napansin niyang hindi pa rin nawawala yung masangsang na amoy. Baka may namatay daw na manok at inuud na. Kaya kinabukasan ay hinanap niya yon. Pero wala naman siyang nakitang patay na manok. Kwento niya ay nanadalas na raw yung naamoy niyang masangsang na amoy lalo tuwing gabi. Kaya hindi siya makatiis na lumabas ng kubo at tingnan kung ano ba yung pinanggagalingan ng mabahong amoy. Ganoon na lang daw yung kilabot niya na may marinig siyang pagaspas ng pakpak sa itaas. Pagtingala daw niya, nakita niya ang napakalaking nilalang na parang paniki, pero parang din daw yung tao. Ang bilis raw ng takbo niya pabalik ng kubo at sinara ang pinto. Narinig na lang daw niya na nagkakalasan at ingayan ang mga manok. Hindi daw siya lumabas noon sa takot na dagitin siya nang nakita niya. Naiiyak na lang daw siya habang pinapainggan ang hiyawan ng mga manok. Kinabukasan daw, tiningnan niya ang mga alaga sa chicken farm. Sa pagkasindak niya, ang daming patay na manok sa loob ng kulungan. Wakwak daw ang mga tiyan at parang mga laman loob daw ang kinuha. Wala ding nitulo ng dugo. Kaya sigurado daw siya na yung nakita niyang wakwak ang kumain sa mga alaga niya. Nagsumbong siya sa tiyuhin niya, kaya sinamahan daw siya nito magbantay ng ilang gabi. At gabi-gabi nga buhat noon ay nagigisingan nilang nabubulabog yung mga manok. Kung hindi daw nila naaabutang wasak ang mga katawan nito ay nawawala naman. Nabahala na yung tiyuhin niya noon, kaya nagreklamo na siya sa barangay. Duda daw ito na nasa malapit lang ang bumibiktima ng mga alaga niya. Kaya naman isang araw noon, nilibot nila yung buong lugar at pinasok ang kagubatan. Hindi nga sila nagkamali dahil meron doong kubo na parang kailan lang itinayo. Wala pa daw kasi yon nang manirahan doon si Jojo. Wala din daw siyang taong nakikitang umuuwi doon. Kaya duda sila na gabi lang yon umuuwi. Hindi na raw hinintay nina Jojo na marami pa yung mabiktimang alaga nila. Kaya naman inabangan daw nila yung pag-uwi nito. Doon nila nakita ang isang may katandaan na ring lalaki. Uugod-ugod na raw ito kung maglakad.
nilapitan daw ito ng tiyuhin niya at kinausap. Kung gusto raw nitong makakain ng manok ay magpaalam lang sa kanya. Gulat daw yung mukha ng matanda, pero hindi ito sumagot at tinalikuran lang sila. Pero narinig daw ni Jojo na bumulong-bulong ito. Agad din daw silang umalis doon. Mahirap na, baka may kung anong gawin sa kanila yung matanda. Akala daw nila ay titigil na yon dahil nasabihan na. Pero kinagabihan daw ay ang lakas ng alulungan ng mga aso. Nagwawala na rin yung mga manok, kaya nilabas na nina Jojo. Kitang kita daw nila na parang dinadaanan ng ipo-ipo yung mga kulungan. Ang bilis daw ng paggalaw ng kung anumang hayop ang naroon. Sinundan daw nila ng flashlight at ang bilis daw talaga ng paglipat-lipat noon sa mga kulungan. Natataranta na raw ang mga manok at awang-awa na noon sina Jojo. Walang choice yung tiyuhin niya kundi labasan ng armas ang nilalang na yon. Pinaputukan daw ito ng tiyuhin ni Jojo. Narinig nila na umatungal ito at mabilis daw nawala. Agad daw nung pinuntahan ni na Jojo ang bahay ng matanda, may narinig pa silang dumadaing noon. Sabi ng tiyuhin ni Jojo na kapag hindi pa raw umalis ito ay mapipilitan silang sunugin ang bahay nito kasama siya. Pinaalam na niyang alam niya na ito ang aswang na kumakain sa mga alaga niya. Umatungalo pa raw ito na parang ayaw pa nitong umalis. Pero kinabukasan daw nang puntahan nila ang kubo ay wala na ang mga gamit nito. Kumuha na raw noon ng ilang tauhan ng tiyuhin niya para may makasama siyang magbantay. Muling lumakas yung poultry farm. Pasalamat na rin sila at wala nang aswang na gumugulo sa kanila. Hanggang dito na lang po ang kwento. Sana ay mabasa ninyo, sir. Hello po sa inyo, Boss Bob. Tawagin niyo na lang akong Cholo, taga Antique. Isa po ang channel niyo sa madalas kong painggan dito sa amin. Mahili kasi ako sa true horror stories. Kaya naman naisipan ko na rin ibahagi itong karanasan ko sa inyo. Sana po ay ma-inarrate niyo to. 25 years old na ako ngayon at itong karanasan ko ay nangyari pa taong 2010. Nung nagbaasyon ako sa probinsya ng lolo ko na tatay ni mama na taga Iloilo, dun sa isang malayong bayan kung saan naatira ang mga magulang niya, may malawak silang sakahan. At yung sakahan na yon ay merong tinatawag nilang farmhouse. Doon dinadala yung mga na-harvest. Minsan mais, minsan naman mga palay, at kung ano-ano pang mga gulay at prutas sa tanim na dinadala doon kapag harvest season na. Tuwang-tuwa kami ng mga pinsan ko kapag palay ang nilalagay doon. Nakakapaglaro kasi kami sa uhot o dayami kung tawagin. Doon kami madalas na naglalaro ng mga pinsan ko dahil malapit lang din naman yon sa bahay ni Lolo. Malaki yung farmhouse na yari sa kahoy at yero. Minsan, nakakatulog pa ako doon tuwing tanghali. Mahangin kasi doon at masarap talagang matulog dahil tahimik. May aso sila noon na madalas bumuntot-buntot sa akin. Sinasama ko siya doon sa loob ng farmhouse. Doon, binabantayan niya ako hanggang sa maatulog na. Minsan noon, hindi ko na malayang naatulog na pala ako. Nilalaro-laro ko pa yung aso noon. Wala kasi yung mga pinsan ko kapag tanghali dahil pinapatulog din sila sa mga bahay nila. Ako naman kasi, hinahayaan lang ni na mama. Naatulog ako noon sa loob ng farmhouse kasama yung bantay kong aso. Nagisingan ko yung aso na parang may inaangilan sa labas. Kaya napatingin ako sa may butas noon. May nakita akong matang na asilip. Dali-dali akong lumabas para tingnan kung sino yung sumilip na yon. Pero wala akong naabutang tao. Hindi pa rin tumigil sa pagtahol yung aso. Pinatigil ko na nga siya. Kaso, naatingin pa rin ito sa labas. Pagtingin ko naman sa may butas, andoon na naman yung naasilip.
Mabilis akong lumabas para maabutan ko kung sino yung sumisilip sa akin. Inisip ko na baka isa yon sa mga pinsan ko. Pero wala pa rin akong naabutan nun. Inabangan ko talaga yon malapit sa may butas. At sa di ko inaasahan ay muling sumilip yon. Pero ang napansin ko ay parang hindi yon mata ng tao dahil purong itim ang nakikita ko sa mga mata niya. Natakot ako noon kaya mabilis akong tumakbo papunta sa bahay ni Lolo. Kahit yung aso ay sumunod sa akin na nagtatatahol pa rin noon. Hindi ko agad kinuwento kay Mama. Natakot din ako na baka hindi na niya ulit ako payagang maglaro sa farmhouse. Kinahaponan noon, nang magising na yung mga pinsan ko ay naglaro kami sa mga dayami sa loob ng farmhouse. Tatlo kami naglaro noon ng tagu-taguan. Nang taya yung isang pinsan ko ay nagtago ako noon sa dayami. Tinabunan ko yung katawan ko ng mga tuyong palay at di gumalaw. Nagulat ako noon nang maramdaman ko na parang may humawak sa mga paa ko. Nagpumiglas nga ako noon dahil lalo akong nalubog sa dayami. Akala ko ay yung isang pinsan ko. Pero ramdam kong ang laki ng mga kamay noon at ang lakas pa. Mas malaki ako sa mga pinsan ko kaya sigurado akong hindi sila yon. Grabe na yung pagpupumiglas ko pero ayaw nung bitawan ang mga paa ko. Hindi na ako gaanong makahinga noon dahil nakalubog na ako sa dayami. Naglulupasay na ako at nag-iiyak. Buti na lang at hinanap ako ni na Mama. Magmemeryenda daw noon at panay na ang tawag nila sa akin. Pero hindi pa rin daw ako lumalabas. Napansin daw noon ang isang pinsan ko na gumagalaw yung naatambak na dayami. Kaya naman nilapitan niya ito at nakita niya raw akong nagbubumiglas doon. Nakapikit daw ako at iyak ng iyak. Muntikan ko pa nga siyang masipa noon nang kalabitin niya ako. Hinila ako ni Mama at hingal na hingal ako nung napayakap sa kanya. Sinabi ko na may malaking taong humila sa paa ko pero wala naman daw silang nakita. Kinagabihan noon, nakaramdam ako ng sobrang ginaw pero ang init naman ng balat ko. Pinainom ako ni Mama ng gamot sa lagnat pero hindi pa rin humupa yung ginaw na naramdaman ko. Napansin daw ni Mama noon na may malaking pasa sa may paa ko. Parang bakat daw yon ng malaking kamay. Saan ko raw ba nakuha yon? Kaya muli kong kinuwento sa kanya yung nangyari sa akin sa loob ng dayami. Nang marinig yon ni Lolo ay sinabihan niya raw si Mama noon na ipatingin agad ako sa albularyo at manggagamot dahil baka napaglaruan daw ako o nabati. Medyo mariit daw kasi ang likuran ng farmhouse. Sinunod naman ni Mama si Lolo. Dinala niya ako noon sa kilala nilang albularyo. Tama nga ang sabi ni Lolo na napaglaruan ako. May nakatira daw sa puno na nasa likuran ng farmhouse. Daanan daw nila yung gilid ng farmhouse. Siguro ay napagkatuwaan lang noon na paglaruan ako. Tahimik daw kasi akong bata kaya mabilis sila akong nalapitan. Dahil doon ay hindi na ako hinahayaan ni na Mama na matulog sa farmhouse o maglaro mag-isa doon. Minsan kasi ay umuwi pa rin ako noon na parang may pasa at bakat pa ng kurot sa balat ko. Siguro ay pinanggigilan talaga ako ng mga elementong naatira sa may banda roon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Hi po Sir Bob at sa lahat ng listeners. Matagal nyo na rin po akong subscriber. Ako si Megan. May kwento lang pong gustong i-share sa inyo. Matagal na rin itong naikwento sa akin ng nanay ko. Mga bata pa kaming dalawa ng kapatid ko ay paulit-ulit na niya itong kinakwento bilang pampatulog sa amin. Kahit kasi medyo nakakatakot ay gustong-gusto pa rin naming makinig nun. Tungkol ito sa karanasan ng lolo ko noong binata pa siya. Tawagin na lang natin siyang Lolo Edmond. Bunso siya sa magkakapatid at nag-iisang lalaki. Kaya siya ang madalas na kasakasama ng tatay niya sa animal farm nila.
meron daw silang lupain nun na ginagamit para gawing farm ng mga hayop. Malapit daw yun sa ilog at bukid. Nagkaroon daw sila ng maraming alagang hayop tulad ng kalabaw, baka at kambing na ginagamit din minsan sa pagsasaka. Pinapahiram din daw nila yung mga lalaking alaga nila para palahian. Tapos may parte na sila sa magiging anak nun. Meron din daw silang mga alagang baboy na ginawan pa ng mga kulungan. Ganoon na nga ang kinalakihang trabaho ni Lolo na namana na rin niya sa tatay niya. Ngayon ay ipinamana naman ni Lolo sa tiyuhin ko na kuya ni nanay. Dalawa lang silang magkapatid at tumutulong din si tatay kay tito. Bata pa lang daw si Lolo noon ay gamay na niya ang pag-aalaga. Siya ang nagpapakain sa mga alagang baboy. Ang mga kalabaw naman ay dinadala niya sa parteng maraming damo. Nagsimula lang naman daw ang mga kababalaghang nangyari nang magbaasyon sa kanila ang kumpare ng tatay niya. Nanggaling pa raw yun sa Visayas at nakiusap sa tatay ni Lolo na kung pwede raw siyang magtrabaho sa farm nila. Dahil sa matagal din silang hindi nagkita at naawa naman ang tatay niya sa itsura ng lalaki, ay pumayag ito. Sobrang payat na raw kasi noon na parang hindi pa kumakain at nanlalim ang mga mata. Masipag naman daw ito at napagaan talaga ang trabaho ni Lolo. Ang pinagtataka lang daw nila ay hindi ito sumasabay sa pagkain sa kanila. May sarili daw itong kubo at doon ito nagsusolong kumain, kaya binibigyan na lang daw nila ito ng pagkain. Isang gabi daw noon ay hindi makatulog ng maayos si Lolo. Nag-iingay daw kasi ang mga baboy nila sa kulungan. Bumangon daw noon si Lolo at tiningnan kung anong problema. Hindi raw mapakali ang mga alaga nilang baboy. Nilibot daw niya ang lahat ng kulungan. Halos mga puti o di kaya halong puti at itim ang mga baboy nila. Pero nagtaka daw noon si Lolo nang may nakahalong kulay itim na baboy sa isang kulungan. Sobrang laki pa nga raw noon. Yung parabang baboy Ramona. Hinayaan lang daw yun ni Lolo dahil baka sa kakilala daw yun ng tatay niya. Matagal pa bago tumigil ang ingay ng mga baboy. Hinayaan na lang daw nila dahil baka may isa lang na napapaanak na. Ilan na rin daw kasi noon ang buntis. Kinabukasan, maaga pa ay pinuntahan na nila Lolo ang mga baboy. Ganoon na lang daw ang pagkasindak nila nang makitang wakwak na ang tiyan ng isang baboy na buntis. Wala na raw ang mga anak nito at walang dugo o laman loob ang naiwan. Maya-maya ay dumating din ang kumpare ng tatay ni Lolo. Nagulat din ito. Napansin daw noon ni Lolo na wala na yung itim na baboy. Yun pa naman ang kasama sa kulungan ng baboy na winakwak ang tiyan. Tinanong daw ni Lolo kung pinalabas na yon ng tatay niya. Wala naman daw itong pinapasok na itim na baboy. Doon na sila nagduda na yun ang may kagagawan ng pagkamatay ng inahing baboy. Awang-awa daw noon sina Lolo sa baboy at nangihinayang na rin dahil sa mga magiging biik sana noon. Palaisipan daw sa anila kung saan nanggaling yung sinasabing itim na baboy ni Lolo. Ilang gabi din ang lumipas, buhat daw nang mangyari yon. Pero isang gabi, tulog na tulog daw noon si Lolo. Mahina siyang ginising ng tatay niya. Bumangon daw ito para sana umihi sa labas ng bahay nila at para silipin na rin ang mga alaga. Nakita daw nito na lumabas din ang bahay ng kubo ang kumpare nito. Ang ipinagtaka daw niya ay sobrang dilim sa labas ng kubo. Pero naglakad daw ito papunta sa farm nila. Sinabihan daw si Lolo ng tatay niya na bantayan ang mga baboy. Sinundan daw nito ang kumpare at nakita nitong hinila ng kumpare niya ang isang alagang baka nila. Narinig na lang daw niya noon ang mahinang pag-atungal ng baka. Di daw naatiis ang tatay niya noon at inilawan ang ginagawa ng kumpare. Ganoon na lang daw ang pagkahilakbot nito nang makitang kinagat nito ang leeg ng baka at pilit itong kinakalmot ang tiyan. Bigla daw itong humarap sa tatay ni Lolo at kitang kita nito ang anyo ng kumpare niya. Hindi raw ito anyong tao kundi parang sa halimaw. Bigla daw itong tumakbo palayo sa kanya
Simula daw noon ay hindi na nila ito muling nakita pa. Hindi raw nila inaakalang magpapatuloy sila ng aswang sa farm. Nadali patuloy nito ang baboy nila at ilang alagang hayop. Namatay din yung bakang biniktima nito dahil nasugatan sa leeg. Kaya din daw pala ito hindi sumasabay sa pagkain sa kanila dahil iba ang kinakain nito. Nang puntahan daw nila ang kubo nito ay maraming buto ng mga hayop ang naroon. Umaalingasaw din daw dahil sa sobrang baho ang isang kalderong nandoon. Inuud na raw ang mga laman na nandoon. Diring-diri daw sila noon sa nakita. Buti na lang daw talaga at walang nahawaan sa kanila ng pagkaaswang. Sabi pa naman daw ni Lolo ay nakikiinom ito palagi sa baso niya. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Josie. Isa na akong grandparent sa edad na 56. At itong kwento ay pinasulat ko sa anak ko na mahilig din makinig sa inyo, si Jocelyn. Naikwento ko sa kanya yung karanasan ko nung dalaga pa ako. Nakatira pa kami noon sa isang baryo na mas marami pa yata ang mga sakahan kesa kabahayan. Layo-layo ang mga bahay doon, pero magkakakilala naman ang mga nakatira sa baryong yon. May sakahan si tatay at doon kami madalas na magkakapatid kapag wala kaming pasok. Apat kaming magkakapatid, dalawa kaming babae at dalawang lalaki. Lalaki yung panganay at ako naman yung sumunod. Lalaki yung bunso namin na madalas pang buhat-buhat ni nanay kapag pupunta kaming sakahan. Kapag tag-init at wala pang pananim na palay, ay doon din kami naglalarong tatlo ng mga kapatid ko. Yung bunso lang namin noon ang hindi nakakasama dahil tatlong taong gulang pa lang ito. Pag ganoong andoon lang naman kami, ay hindi na nag-aalala ang mga magulang namin dahil sanay naman daw kami sa lugar na yon. Halos 1 kilometro din ang nilalakad namin noon at bukid pa yung dinadaanan. Panatag naman ang loob nila na walang masamang mangyayari sa amin. Pero mga ilang araw din ang nakalipas noon nang mapansin kong parang may nagmamasid sa amin. Parang ang may nakasunod sa amin pagpauwi na kami. Nadadalas ang paglingon ko noon. Pero wala naman ako nakikitang ibang tao. Kaso ramdam ko talaga noon na may nakasunod sa amin. Nangingilabot kasi yung batok ko. Nagtatayuan yung mga balahibo ko doon, pati na sa braso. Pero di na lang ako nagpapahalata sa mga kapatid ko. Basta, pinapabilis ko na lang sila ng paglalakad. Minsan, ginabi kaming tatlo noon ng pag-uwi. Nawili kasi kami sa kakalaro at kakaakyat ng puno ng mangga na maraming bunga. Nanguha pa nga kami noon para sana iuwi namin sa bahay. Kaya pasado 6:00 na pala noon nang maglakad kami pa uwi. Sinabihan ko sila na bilisan na lang yung paglalakad. Umaambon-ambon pa noon. Naghawakan na kami ng kamay ng kapatid kong babae. Habang paakyat na kami ng bukid, doon ko na naramdaman talaga na nagtaasa ng mga buhok ko sa batok. Napayakap ako bigla sa kapatid ko. Sa unahan kasi noon, Sir Bob, ay may bolang apoy na nakaabang sa amin. Para pa yung sumasayaw-sayaw bago ito unti-unting lumalapit. Sabi ni Kuya noon ay tumakbo na kami. Pero hindi ko man lang maigalaw ang mga paa ko noon. Ramdam ko rin na nanginginig yung kapatid ko. Nasampit ko na lang yung salitang Kuya. Naramdaman ko na lang noon yung paghila niya sa amin patakbo pabalik sa sakahan. Doon kami sa kubo ni tatay nagtago. Kita talaga namin noon na andoon lang din yung San Telmo na nagpaikot-ikot na parabang hinihintay lang nito na lumabas kami. Pero kahit anong mangyari noon ay hindi kami lumabas. May nakita noon si Kuya na isang bugkos ng walis tingting. Dinampot niya yon. Kapag nilusob daw kami ng bolang apoy na yon ay haampasin daw niya ng walis. Tinawanan pa nga namin siya kahit natakot-takot na kami noon. Ano ba naman ang magagawa ng walis tingting sa San Telmo?
niyaya niya kami na umuwi na. Siya na raw ang bahala. Nawala naman na noon yung bolang apoy. Nagsimula na ulit kami sa paglalakad pa uwi. Nang paglingon ko sa likod ay papalapit na yung San Telmo. Nagtakbuhan talaga kami noon kahit magkanda dapa-dapa na kami. Maya-maya ay huminto si kuya at tinambahan ng walis yung San Telmo. Himala at huminto din yun na parang natakot. Kapag nga naaalala ko yun ay natatawa ako sa kapatid ko. Talagang hinampas-hampas niya pa yon ng walis. Tinatawag na namin siya noon sa takot na baka masunggapan siya ng San Telmo. Pero hindi niya talaga yung tinigilan. Nagulat na lang kami noon nang paghampas niya dito ay tinamaan ito. Parang sumabog doon yung San Telmo. Biglang nawala na parang bula. Pagkatapos noon ay hinila na kami ni kuya. Patakbo kaming umuwi ng bahay. Naasalubong pa namin noon si tatay na may dalang itak. Baka daw at may maasalubong na kaming mabangis na hayop. Kinuwento namin sa kanila yung nangyari at yung naingkwentro namin. Halatang kinilabutan din si nanay noon. Noon lang daw sila nakarinig na may pakitaan ng ganong nilalang at kami pa raw. Buti na lang din at walang masamang nangyari sa amin. Nung binata pa raw si tatay ay may napapabalitang hinabol din ng San Telmo. Yun lang at hindi ito nakaligtas. Natagpuan na lang daw itong dilat ang mga mata at buka ang bunganga. Parang may paso rin daw ito sa buong katawan. Doon na raw nagsimula ang sabi-sabi na nagmumulto yung lalaking natagpo ang patay sa may sakahan na dati pang kasagingan. Ang kwento tungkol doon ay sinalvage yun dahil nahuling nagnanakaw ng mga alagang manok ng isa ring magsasaka. Wala raw umako doon sa bangkay. Di naman daw kasi taga doon yung lalaki. Mukhang taga ibang bayan daw. Huli na raw nang malaman ni tatay na wanted pala yung lalaking yun. Yung takot nang malaman namin na multo yun ng isang masamang tao ay hindi ko ma-imagine. Paano na lang pala talaga kung nahuli kami nun? Malamang ay patay na rin kaming tatlo ng mga kapatid ko. Sabi ni tatay ay tama lang daw yung ginawa ng kuya ko na hinampas-hampas niya ng walis tingting yung San Telmo. Yun raw kasi talaga ang panlaban doon. Kaya kayong nakikinig at makainkwentro kayo ng isang San Telmo. Kung wala na kayong matakbuhan at may walis tingting kayong makita, yun ang ipanghampas nyo. Takot daw sila doon at mas epektibo pa raw yan kesa sa kung anong pangontra. Ito lang sir yung kwento naming magkakapatid nung kabataan namin. Sana ay marinig ko to sa inyong channel.